Foreshadowing nga. So, ito na nga. Game number 2 ng Extreme versus Waska. Eh, game number 1 nga po, nakuha ng Waska, guys, with the promising and solid healing galing. Healing galing talaga eh. Total. Dinasay. Malakas pala Extreme. Sige, ito ang healing galing. Yan. Subukan natin ang galing niya. Tinan mo pare, binano yung pug, no? Sobrang burahot kasi ni ano. Sobrang burahot ni Macho doon sa game number 1 yun. Totoo. Pero, for Waska, naging threat din yung sniper sa kanila eh. Oo, binan na rin nila. At some point, oo. Para wala na. Hindi, kasi napaporce kasi na mag-earth spirit dahil doon lang sa sniper eh. Yeah. Eh, paano pag kumpleto na i-drop nyo tapos nag-sniper ulit? Parang, alam mo yun, wala na kayong solusyon eh. So, tingnan natin. Mars naman for Waska. So, meron na agad. Ay, hindi. Ano to? Mid, pwede. Ginagamit ni Dark Mago kasi yan eh. Sila lang yun. Si Dark Mago lang yung gumagamit niya sa mid ngayon eh. Oo. Si Copy ata yung isa. Pero sobrang wala. Bira eh. Oh. As in sobrang bira. Madalas talaga sa Waska basta yung si Sacred. Yan. Jude, pa shoutout kay Lowy, siya daw hari ng MPGL. Yo. Ha. Ha, ayaw na lang. Yun na lang ang sabi ko, Boss Jojo. Ha. Ha na lang. Ha. Ha. Ba, ano? Ha. Pare, di, kilala ka na ba? Eh, papakita ko lang yung limang singsing ko sa MPGL. Uy. Lima 'yon, pare. 5 rings. 5 feet 'yon. Kung si Jordan, may ilan ang nagawa ni Jordan na champion? Nasunod-sunod ah. Anim, ay. Tatlo? Tatlo lang. Tatlo. Sunod-sunod. Ikaw? Ako lima. Lima? Lima yun. Hayop ka nga. MPGL. May ring kasi yun, MPGL. Oh. Eh, 5 feet yun, 5 feet. Ha, yun na lang, boss. The GOAT? The GOAT. Nasa bahay nga yun eh. Benta ko kay Boss Toyo yun, no? Oo, oh, benta mo. Tignan natin. Limang ring ng MPGL. Tas kayo yung ano, no? Yay. Hindi ko na ayan, ano. Binantuloy. Alin? Tingin mo, banggit ka ng banggit eh. Yung ESF. ESF. Binantuloy. Pero Alchemist on the mix para sa Extreme. Okay. Over under duration, Boss Julius. Ay, Boss Boss Eric TD, nabit mo? The under 40.5? Yung kumagana yun? Yes. Okay, okay. Under 40.5 ako, mga bossing, yung bet namin dito. Pero Sir Jules, kanina nakaban yung Alki. Oh, naban. Nakawala. Nakawala. Parang pick your poison lang. Oh. Yun naman yung maganda pag may mga heroes tayo nakikitang nakukuha. Siguro meron lang din priority pick tong Waska na wala silang pakialam kahit mabigay yung Alki. Oo. Oh. So, Taskar lang ulit yung Waska which is very SA heroes. Like yung last time na nag-champion yung Heroic, si Schofield. Favorite yan. Taskar din talaga yung tool nila, no? Pambawi. Maganda naman dito sa Extreme. Eh, hawak nila yung Clockwork. Ayun na. Batrider. Yan yung support nila for sure. Batrider Taskar. Ganda. Oo. May pang save ka with the Taskar. May pang initiate ka with Mars and Batrider. Maganda. Maganda yung idea dito ng Waska. Pero tingin mo, pang offlane itong ano, Mars pag ganyan? Mahirap pa sabihin. Siguro malalaman natin sa 2 picks ng Extreme. Doon kasi magkakatalo eh. Bagay. Last pick naman din yung Extreme, so masasagutin nila yung ano, draft ng Waska somehow. Kanina na Earth Spirit talaga sila eh. Okay. Kasi not, hindi naman magandang, hindi naman masama kung imimid nga nila yung Mars. At least high level, pass, sobrang base ng dagger, if own siya sa mid. Kaya, ang talong na rito, ano yung magiging hero ni ano? XXS. Kanina hindi maganda yung ano niya eh. Pock. Pock mid lang sila. Ano, si center niya na lang yan. Okay pa rin eh. MK open. Feel ko pwedeng MK 4 pick yung Waska. Switchable to mid carry. Oo, diba? Pwede. Ako, feel ko yun yung magandang sagot ng Waska rito eh. Sa totoo lang tol, ipimit mo na yun kung magmamonkey ka. Yan yung mga gusto mong pansagot sa ano eh. Ayun na. Ayun yung very Chinese heroes. Pero ano to Phoenix. Ha? 4-13 all over the tournament. So 4 wins, 13 losses. Medyo kalanganin tol. Hindi maganda yung rate nga rito ng isang Phoenix. The Phoenix. Teka lang to. Okay. Sakit na naman tol. Pero yan, sige lang, no problem. Pick naman ngayon ng Waska mga idol. Pwede na silang kumuha ng off lane nila or mid lane kung ano man mangyayari. Sabi nga ni Julius, Monkey King. Diyan, ito nang bayad ko sa'yo. Paying ako 14.5. The high cow. Mata mo yung value. Hindi akin to.
Sa asawa ko. Si Kyle. Okay, sa kanya to. Bodo. Hindi, hindi pa nakapunta ng Silverworks. Pang Silverworks na yung tenga ko. Hindi ko pwede sa mga ganyan, ano, mamahalin. Mas, ano yun, no? Nakatakot kasi pag nawala. Sabi nga sa akin, paano pag nawala ko yun, ginagano ko yung asawa ko? Wala na, edi, iyak ka na lang. Bayaran ko na lang daw. Galing nga, babayad pa. Bayad pa. Ay. Pero fourth week nga rito, medyo nagamit na nila yung reserve time. Nag-iisip sila kung ano yung patatapat nila sa pack eh. Tiny mid. Okay. So, kompleto na dito yung Waska. Parang ano na lang, carry na lang, 4-5. Muerta, okay pa rin tol. Oh, sakto lang, okay lang din. Tsaka ano rin naman eh, very SA heroes. Kasi si ako para sa akin si Pike tsaka si Parker, sobrang ano lang 'yan eh. Almost same lang. Parang isang ano lang 'yan, tao. So mga ano kasi nila sa heroes, yung pag-carry nila lang. No. Yung pag-carry nila yung pattern. Mga boss, kanino mag-team mga na mag-all-in? Ako ano lang to ha, para sa akin. 'Yan. All-in ka game 2 extreme tapos game 3. Waska. Hindi. Huwag ka mag-team sa game 3. Over. Pwede ata sa game 3 over. Oo, oh, pwede ata sa kasi over. Kasi ito durugan to yun. Puro sure eh. Durugan tong game 2. Kasi game 1, nag-enigma lang kaya medyo tumagal yung laro eh. Sakto ngayon pag over ko dun, di ba? No. Shoot na shoot. Dito, under. Shoot din yan. Morphling ata to para. Kailangan nilang iban. Morphling ni Pike, no? Pero hindi, muerta talaga. Muerta binanil, oh. Alam din nila eh, wala silang pandil dun. Alchemist ka lang eh. Tapos, Phoenix eh. Kakalampagin lang itlog mo yan eh. Haskar yung Waska. Wala silang carry pag ano, na ino. Morphing wa muerta. Pan talaga to. Luna na lang to. Okay lang ako sa Luna. Luna at Haskar kayo bottom. Palag kayo late game. Palag kayo Roshan. Palag kayo sa tower. Sa pushing. Kompleto. Feel ko Luna. Luna. For Pike. Ano ba yung name? Draw Luna. Gyro carry. Beastmaster, Gyro at Luna. Del. Ayoko na. JB. Daluna. Alin lang naman dun eh. Ayoko na. Masyado na ako magaling sa mga picks na yan. Daluna, no? Daluna talaga, pare. So, extreme offline. Kung kailangan nila dito, si XX. Offline na medyo magubus sa drop nila. Kasi Alchemist ka naman eh. Oh. So, ano ba maganda? Centaur. Yan nga yun. Underlord. Sentorata? Underlord maganda against Tusk. Pero hindi mo kasi mape-pressure yung Luna eh. Pag ganun, hindi mo siya mahabol. Bagay. Unlike sa Centaur ka, may Stampede ka, may Dagger ka, marami kang way. Pros and cons, yun lang naman yun eh. Kung makikinabang ba yung extreme dun. Sino caster next game, mga boss? Ready na Gcash ko. Kami ni Jay, boss. Jay, oo. Oh. Kami ni Jay, ang caster mamaya, Sir Joshua Poca. Yeah. Okay. So yun nga, alin lang dun sa mga yun, mga boss. Eh, biglang out of nowhere, nag-LC. Ikaw na naman, hayop ka. Bakit? Eh, dalawa kas ko nang gagawin ko, boss Joshua. Diba? Wala ba yan? Wala akong magagawa. Dalawa kas ko eh. Sergio, extreme pa more. Easy ka lang. Game 3 to eh. Ah, baka, bala kayo. Basta binigaw ko kayo ng ano. Over yan. May Luna over 40.5. Malalaman. Pwede eh. Malalaman. Bahala na si Batman. So, 13 seconds for extreme. Minamaximize lang nila yung kanilang time dito. Ayun so, Darkseer. Darkseer Clockwork. Ang ganda yung pagka-Darkseer dito kasi nga, Luna kalaban mo eh. Yung wall, at least, diba, makakain. And yun nga, sabi ko kanina, JB, kailangan kasi open mo rito, sasabay sa tempo ng Alkay. Hindi pwedeng mag-late game. Kasi late game, medyo alanganin. Pero may pack naman kayo. Pero di siya ganun ka-solid. Ayun nga lang. Yung late game niya, no? Ako, sure ako game 3. Manalo kayo eh. Sure ako. Sure na sure sa Asuri game 3 to. Game 3 nga mga bossing. Eh kung mag-2-0, eh wala naman tayo magagawa dun. Diba? Mm. Talagang sobrang lakas na lang ng Waska pagka ganyan. Hindi, props sa Waska kung ma-pullock yes. Nga nila, diba? Mm. And yun nga, yung draft lang din naman ng extreme dito, again, looks promising. Mm-mm. Yung kanina, sobrang ganda lang talaga ng pagkakalaro dito nitong si Matthew. Tsaka ang pangit. Ang ganda, kumaga na gani, nag-backfire. Ang ganda ng laro ng kalaban mo, tapos yung isang offlaner nyo, ang pangit ang laruan. So, parang ano mo yun? Oo. Naging ano eh, domino eh. Domino effect eh. Mismo. So, yan nga.
Eh, isang share nyo lang naman. Nakitulong na rin sa amin, mga idol. No? Pwede, ulit. Pwede nyo i-share. Happy ano? Happy Halloween sa lahat. Happy Halloween. November 1 eh. Siyempre, ingat po sa lahat na mga nasa, mga dumadalaw sa mga, ano nila, mahal sa buhay. Yung mga nasa biyahe po, ingat po tayo. Yep. So, yan na. Umpis na nga ng bakbakan. Ano muna? Drums muna tayo. Sound you. Rock and roll to the world. Nakakamiss, no? Mga banda-banda. Eh, mga kasi Jules, pag di inuulol ni Jay, parang nakaano, no? Hindi, medyo... May vaccine? Hindi, maayos. Maayos yung pag-ano natin. Analyst talaga tayo. Yeah. Pag si Jay kasi puro katarantaduan yung ano eh. Boss Jules, asan yung costume ni Boss Baby? Eto, nandito. Ayan. Ito. Pinampunan sa tiyo. Hindi. Nag-CR. Nag-CR ako kanina eh. Ayan. Ayan. So, did mo. Okay na. Ikaw muna si Boss Baby. Ito muna si Boss Baby. Yeah. Okay. Pag si Jay kasi kasama natin guys, asahan niya for entertainment. Literal. Diba? The entertainment yan. The entertainment value. Mm-hmm. Pero ito, speaking of entertainment, Matthew, napapurse nga lang siya ng ano. Firefly? Hindi ba ganda to sa lane? Yes, hindi ka namatay. Pero at the same time, magkukos kasi yung mga ganyang, para sa atin maliit na ano yan, parang... Maliit na bagay. Maliit na bagay. Eh. Oh. Pero pag pinanood mo yung replay, hindi, ba't kayo natalo sa lane? Eh kasi, napalagay ako ng firefly. Ah. Yan yung magiging ano eh. Oh, yan yung magiging sanhi, bakit yan kayo nalugi? Yun yun. Mismo. Pero let's see, kung ganun ba yung magiging ganap, hindi naman natin sigurado na ganun nga. Yep, and kanina, 3 boundaries yung nakuha ng Waska. This time naman, mukhang 2-4-2 lang naman, JB. PYW at si Ami makakakuha, mga boss. Okay, 2-4-2 nga po. 2-4-2. Alchemist, yung game niya dito ngayon, Sir Jules, ano yung kailangan niyang ma-achieve dito? Anong oras niya kailangan ma-achieve yung Radiance? Or tingin mong ma-achieve niya? Siguro ang pinaka-classic, 12 to 13. Yeah. Pero pag sobrang pre-farm ka, own ka pa, mga 10, 11. Pero kung mapahirapan, siguro mga 15, 16. Yun yung mga delay mo dapat eh. Ideal ba yun sa'yo sa gantong klase ng lineup nyo? Kasi mukhang gusto din magmadali ng extreme base sa Darkseer nila eh. Sa lane naman kasi ni Ami, medyo dapat mapahirapan to ng tuluyan eh. Pero kasi tamang powerplay si Lodi, enter mo. Sige, mag-powerplay ka. Diba? Parang okay, wala kang threat no, sa lane, level 1. So parang thank you pa yun. Oh, thank you. Game. Thank you talaga yun. Okay. Kasi isip mo kung flame break ka level 1, wasak yun eh. God's rebuke, flame break. Isip mo that half HP na to si Ami. Sabagay. Pero top lane, Sir Jules, oh. Ayun, oh. Dug. Tinimplahan lang. Tinimplahan ng ano lang. Ng kape. Sabi ni Ami, magkape ka muna. Masyado kang kinakabahan eh. Ayun. kape ka muna. So, stocks. Kung pag-uusapan naman natin ng stocks for Waska, hardly magbe-benefit sila, no? Ang daming. Rider, Luna. Lahat, kamo. Halos lahat pwedeng kumuha rito. Kahit nga, but Rider support, pwede siya kumuha para early dagger eh. Sa side naman extreme, kahit wala, okay lang. Kasi yung Alki naman, hindi naman siya, ano, Radiance pa bago niya makuha, matagal. Totoo. Most likely si Darkseer lang, no? Oo. Nakaya naman din, pero First Blood? Ayun. First Blood! Kitang-kita nga natin. So, yan ay sinasabi natin, nagmamatter talaga yung spell. Tama. And syempre, that First Blood, that is sa atin ng 1x bet. Mas pinalaki, mas pinataba na welcome bonus. Basta gamitin nyo lang si Kuya Nick. Gamitin nyo lang na gamitin. Habang nasa Singapore pa, kasi pag bumalik na ng Pinas yan. Ayaw pa gamit. pwedeng yung gamitin. Pwedeng. Ayan. All caps lang. Ayan, sa mga nag-First Blood daw by Extreme, ayan. Diba? Wala kasi, tamang power play. Kung okay, Matthew, dapat pinilit na lang niya makatakas. At least na buy time mo yung pagkapatay mo, di ba? At least di ka nagganito, di ka nagparplay. Kasi kung mamatay ka, masyado maaga yun eh. Makakabalik ka naman eh. Oo. Mabibigay ka lang talaga ng resource. Pero trip niya yun eh. Wala, yun na. Yan na yun eh. Kahit ngayon, yun yung mga ayaw mo eh. Mga Batrider na magpa-parplay, Mirana na maglilip. Oo. Di ba? Kasi wala kang silbi sa lane eh. Level 1, no? Sobrang importante pa naman. Pero ito yung pinakamagandang ginawa ni PYW sa game na to.
Yung nagpo-pull siya ngayon para lang ma-fix yung lane. So Darkseer, hindi siya masyadong mailang sa range pa rin naman yung Luna kahit papano eh. Nanonood pala si Kuya Nick ng Blast CSGO. Yes, boss, yes, rin nandun sila live. Yeah. Sana all, yun lang. Sana all. Sa Resorts World Sentosa. Sentosa. Yeah. Doon yun yung Universal eh. Oo, katabi lang. Oo, katabi lang mismo. Doon kami, yung Mineski kami. Pero kami, naka-check-in kami hotel. Marina Bay Sands. Uy, grabe naman so, yun. Solid doon, pare. Yung may barkong swimming pool sa taas, doon. Yung mga video pa nga ako dati. Nandun ako. Marina Bay. And at least, match yung nga rito, meron na siyang level 2. Mm. Level 2 na siya. Kung sakali man na mahirapan talaga yung lane, mag-aano naman talaga siya sa stacks eh. Doon siya magre-resort. Pero di nakapang-stun si Ame. Instead siya yung na-stun. So, reset muna siya dito ngayon. Pero mga bossing, yung top lane, gusto kong kunin dito netong si Matthew with the Firefly, utilizing that to at least deal some damage towards Chen Ming. Stun for Sacred. No casualties on both ends. Muntik lang. Oo. Reparlay, sabi ni Robin. Ako, aga boss eh. Hindi, baka okay kasi nag, ano siya, negative 1.5 siya sa, ano, o game one winner sa extreme. Baby. Kaya reparlay talaga yan, pag ganyan. Okay lang, marami-rami pa namang games, boss. Yep. Abol na lang. So, top lane, Ame. Hindi maganda yung last hit nito ni Secret. 13-2. Hop. Teka, patay yata, boss. Dinadali sa first spirits, sakit mga chong. Yan. Ang sakit talaga. Empurado na nga. Chen Ming will fall. TTP out lang. TP sa mukha by Chen Ming. Baka Chen Ming yan. Chen Ming. Chen Ming. Grabe naman. Isipin mo, no, na yung heroes nyo, yung matchup nyo, ang lakas nyo dapat eh. Batrider Mars kayo, pero parang kayo nalugi dahil lang sa power play talaga. Now you know, guys, bakit nagmamatter yung mga spell. First level lang, no? Oh, dahil lang sa power play nilagyan, nakita nyo, grabe yung naging resulta sa lane. Nalugi. Mismo. Pero si Yadomi, ya. Yeah. Hindi. Yeah? Yadumi yan. Yadumi. Wala, nakabota naman siya. So, that ayun, made. Kinancel yung salve. Pwede na rin. Lakas mong urat, tol. Ayun lang. Ayun na yung car, yung carrier. Yung carrier yung Ame. Wala ba ka na yun? Wala bang boss, kaya ba mag-over? Depende, boss, eh. Kasi yung drop dito ng both teams, pang, ano eh, pang mabilisan. Oo. Diba? Hindi sa porket nakataya kaming under, ah. Yung drop kasi talaga dito. Pero kung mag-over, edi mag-over. Yun lang naman yun eh. Mag-over lang to kung naging, ano ba, masyadong play safe yung isa. Hindi, kahit silang dalawa. Sabagay. Kasi pag isa lang nag-play safe, yung isa mag-aggressive, tuloy-tuloy yun eh. Mm. Ira-run down eh. Lalo kung maganda yung ano naku, game. Si Secret, ginamit niya na lahat yung spell niya. Aray. Tinitimplan lang siya once maklik niya na lahat. Bawi. Eh. Ah, wala. Hindi pinilit ni Machu. Si Machu, sayang. Kung ano yung kinaganda na laro niya sa game number 1, nabawi sa game number 2. And Ron? Hey, okay na yan. Pero nakita yung stock, pare. Ayun, pare. Kinoy, lo, ano, speaking mo of yan? Machu. Speaking Pogi of Machu. Machu pa. Pogi na, Machu pa. Aki ka muna. Sabi dito nitong si XM. Luna game daw yan. Pag late, siguro, pag na-outfarm ni Luna, pwedeng Luna game talaga. Ang alike naman, guys, misa kasi pag late game, nagpo-pull up. Depende sa ina-item, ha. May mga alike kasi kahit late game, masakit eh. Sumasabay pa rin. Oh, sumasabay pa rin eh. Depende na din sa kasama, Sir Jules, feeling ko. Eh dito, marang laban lang sila eh. Tinan mo yung item queuing ni Secret, na parekta yun si Idol. Sabagay, okay lang din kaysa dagger, pang-catch mo dun kay Pac. Mm. Yules sabay spear, no? Nandun yung idea. Yun na lang talaga yung pang-catch mo sa ngayon. 7 eh. Minutes. Dark Mago, gagamitin ng Imbirun para makanakaw ng Wisdom. Pero makakakana ata siya dito, pare. Eh, dalawa to. Ah, patay yan. Okay na. Ay, mali. Makukuha pa. Ano, naipit? Naipit, pare. Pero, patay din naman dito itong si Chen Ming, mga kaibigan. Wala ta makukuha. But wait, there's more. Buck will help out. Chen Ming, nakapatay ka! Mabas Wisdom, Chen Ming. Siya pa nga yung nakakilling spree. Dali pa ata si Matthew, mga doy. Whereas ito naman si PYW, makukuha naman ni Adomi for a trade-off. Though Chen Ming, still in danger, does have this kill para kay Matthew. Pero XXS makukuha si Dark Mago. Huge, pare. Hindi ko alam kung nag-pay off yung kasi dalawang Wisdom rune yung nakuha ng Waska, pero dalawang core yung kapalit. Mismo. Ang laking bagay nun. In Secret dito, hindi maganda yung gising niya sa game number 2. Isipin mo, pinapatay sila ng Phoenix dito ng solo.
tol, yung wisdom rune sa supports, sila lang masyadong kinabang. Pero sa core kare, sa cores kasi na namatay, yun yung kawawa eh. Mag-back pa rin sa cores eh. Ah, nakakuha pa yung core din. Yung extreme. So basically, masaya. Hindi, yung ano doon, extreme. Kasi extreme doon. Kahit sabi mong nanakawan sila ng ano, wisdom. Ng wisdom rune. 7 minute rune lang naman eh. Pero ngayon, Phoenix and... Ayun, cool. Okay, fuck. Drop in the coil. Lalaban sila dyan. It's a 3v2 situation. Meditipin naman. Kaso, yun nga po. They're both dying. That short one have double kill for Chanming. Pero pinasaloan ng Eclipse. Dito si PYW. 2-for-1. Okay na. Okay pa rin. Kakabuhay lang ni Tiny. And kung Tiny mid ka, hindi mo gusto lagi na mamatay ka. Tandaan natin, dagger yung timing ni Tiny. Kumid ka. Pero kung madedelay yan, wala, mahirapan dito yung Tiny magano snowball. Grabe si Changmin, pare. Yung mga Phoenix. Yung Phoenix dito. Batak na. Ayan o. Oh, another one by Changmin. Ganyan-ganyan ginagawa niya dito ngayon kay Mars sa top lane. Pero that shard will block his path. Kailangan niyang umalis. Snowball nandito. Only to pop the supernova in front of him. Saan pupunta? Eh, di ba baklang? Okay. Pero ang maganda naman, hindi naman namatay si Pyke. Yun naman maganda. Hindi nila nakuha yung Luna rito. Mm-hmm. Dalawang ult na commit, no? Oo, oh, vacuum ball. Pwede na yan. Tsaka egg. Supernova. Okay, okay. So mga bossing, kita nyo yung damage dealt, 8.4k sa 5. Eh, hayop. Yung pasit din kasi niya, yung parang ano yun, ewan ko na tawag, yung pasit na yan, yung parang burn. Ah, oo. Parang radiance. Pag nasa radius ka niya, diba may additional, dagdag additional. Dagdag additional. And Chang Ame rito, mukhang 12 minutes radius nga siya talaga, JB. Hindi nga alam, baka 10 minutes, ay hindi naman, mga 11. 11. Napag-uusapan pa lang natin kanina, ano yung mga timing, ideal hindi timing. Hindi siya nagalaw eh. Oop, eye shard. Kala ko, hindi mo gagawin eh. Asado? Para isarado ang pinto, may gagawin ako. Eh, kita, pare. Ayun. Ginawa na siya. Hindi, tatagal. May snowball eh. Snowball? Yan lang pinaka-the best gagawin niya, no? Eh, merong ano, battery assault. Wala. Okay na. Okay na rin. 8-3, Extreme Gaming. Sabi ko naman sa inyo, dot pala yun ang tinayaan din natin, Game 2. Sure Game 3 kasi ito eh. Oo, no. Sure Game. Extreme magpapasiro to. Game winner. Ang labo pa sa sikat ng buwan dyan eh. Sabi ko, Game 2 yun eh. Yung tayo ako. Radiant's bottom tower is under attack. Naging tama pa bigla yun. Si Raul eh. Eh, ito na nga. Asish. 11 minutes. Hindi, 10 minutes lang. Ayun o, radiance na siya ng 100 gold. Ha. 10 minutes, meron ng Regen si Ame. Jun, Spirit Liquid. Nag-liquid ako dyan ba si 2-1? Pero kung feel mo, satanic fanboy ka, pwede ka mag-spirit. Oh, tol, pwede yan. Pwede na. Kaya naman nung batang bumuhat eh. Depende na lang yan sa drafting talaga. Hirap kasi eh. Oh, yan. Si Mipos ka na nagsabi, kulang pa yung pool nila. Yung confident sila na mararun nila. Hindi, tsaka sa hero pool, matik, bago yung team mo. Yun nga. Mag-a-adjust ka compared dati na ang dali lang mag-drop. Tagal nyo na magkakampi, diba? Yun lang naman yun eh. Kung ano yung mga gagana. Yep. Okay. Siguro pwede yan sa 2-1. Liquid. Pero kung napupusuhan mo kayo spirit, why not? Testingin mo, uy, Jostling Rift. Kaya ayoko lang mag-spirit, hindi dahil kay Satanic, dahil sa offlane si Malik. Si Malik. Ako nga pala. Malik yun eh. Isa pang factor yun. Pero mga bossing, nabanggit na din naman na natin kanina yung stacks. Ay, ito na. So si Luna na nga po yung kumukuha ngayon. Kailangan, sobrang bay niya. Siya yung pinakamahirap na core dito, JB. Oh. Si Luna. Kailangan niya bumawi dyan, tol. True. Eh, maganda naman kay Luna, meron siyang farming dahil nga doon sa Moonglade, di ba? Asan team ba si Yatoro? Wala pa po. Wala. Pero painga. Base sa rumors, gustong bumuo ng team. Yan. Ayun. Oil? Arena drop? Pero patay pa rin siya dito ngayon eh. Kala ko tutuloy pay TP. Think another one yun. Ano yun? Masartalo ka dun pag dinuloy mo yun. Shoot ka sa ano? Shoot ka sa balde. Totoo. Fari Vision pwede ba? Sino ba kalaban ng Fari Vision? Falcons. Falcons kasi. Kaya makaisa, feel ko. Plus 1.5 ka Fari Vision. Guys, Falcons yun. O, baka naman... Over, pare. Ayun. Sa series na yan, feeling ko over. Ang baga lumaro ng Falcons. Magkakas ba si Listaman, mamay? Yes po, last series yun. Yan, bukas dalawa si Listaman, pero uy, lasso? Uy, egg. Supernova. Drain up lang sa mukha. Patay pa nga si Pyke. But wait, hindi pa nga mababasag. Yes, it'll be destroyed still. Ah, may buhay pa din. Naspear pa.
Tinos, hindi naman dito si Pac, mga kaibigan. Magiging maganda para sa side ng Waska kung sakasakali. Pero, there goes XM getting a double kill out of that one. Lalaban pa sila dito nitong si Clockwork. Hookshot to connect para dito kay Dark Mago. Avalanche will be pop. There's gonna be the toss dodged by this Pac. Tatakas na lang sila. Pero mga bossing, carry for carry yung naging trade-off natin. Spear Ooh! Will miss. Pac might wanna fight. Pero mukhang pang-out na lamang muna yung mga gantong sitwasyon. Na root, na bosset, makaka-out pa na. Gusto kasi niyang i-spear sa puno eh. Kaso, yung greedy tol. Hindi, no, wala talaga. Ang hirap. Tinik lang niya, Iris. Pero first 10 kills nga natin, nakakuha na ng extreme hatin sa atin ng 1x tracker. Maganda doon. Ano maganda doon? Kahit sabihin mong medyo semi-logo yung Waska, napatay na loyalty. At least madidili mo yung farm. Hindi mo importante, hindi nyo pa nabibigyan kasi yun eh. Pero, nung moment na patay si Alke, patay din si Luna. Yun nga lang. Yun lang. Parehas pala. Uy, dagger reveal ah. Okay. Pero, what? Ano nangyari? Napalabas, tol! Nagsabay-sabay. Labas sa arena. Illusory orb para dito kay Dark Mago. He'll fall down sa kamay ni Chen Ming, mga kaibigan. And yung si Alchemist, bumabasag na lang dito sa may tier 1 mid. Hookshot will be latching onto dito ngayon kay Yadumi, mga kaibigan. Para flame break. Pambugaw. Walang battery result eh. Kaya pwede mong basagin lang yung cogs dito ng ganong kabilis. Pero pare, 2 cores yun. Ayun lang. Yun yung bad. Lalo tiny ka nga, sinasabi ko nga, yes, may dagger ka na. Paano ka mag-scale? Ang ganda na, ando na may idea eh. Gusto nilang i-burst sa XM eh. Siguro sabay-sabay lang. Ayun o. Sabay-sabay. Hindi ko alam paano sabaw. Sabay-sabaw. Sabay-sabaw nga, boss Jules yan o. Ayun o, pak, nawala si Tiny ng ganun lang. I-replay na yun. Natin sa atin yung Predator. Ano pa nga ba, mga bossy? Alam nyo na yan. Tapos yung Batrider, imbis na dagger, inapag-glimmer na lang siya. Oo. Grabe mga idol. Ako naman, sinabi ko na sa inyo guys, money hack. Game number 3 talaga to. Ayaw nyo maniwala. Hindi nga lang natin natayan, natasabihin ko rin yun eh. Yung duration lang yun na ano eh. Kaya nga eh. Uy, patay. Uy, greedy. Patay ka dyan. Uy, greedy. Greedy ka dyan, XM. Patay pa nga. Gusto kunin yung bounty talaga. Greedy siya, no. Hindi ko rin alam kay XM anong kakaibang moves yun eh. O binibait niya. Hindi niya ata yung expect. Ang lapit na ng team niya eh. Hindi, ano talaga niya. Yun na yun. Alam niyang yung chance niya mamatay. Ultimatum. Uy. Matthew. Hindi makikita. They'll have the vision for a bit, but it won't be enough. Matthew going back. Panalaso trying to lasso. Giving it up para dito ngayon kay Alke. Hindi pero kaya. Pero mga boss, after ng lasso, back na. Nasusunog. Hookshot missing. Yun nga pong si Luna, nasa Gedli, but still, somehow, Matthew will fall here due okay lang. To that radius. Okay lang. Ang napatay naman, support eh. Hindi yung Luna, kamo. Within the range na nila, no? Oh. Ang importante naman, di namatay yung cordon eh. Tama. But rider lang yung napuruan. And pag nagkadagan naman si Yadomi, okay na to. Save ka. As task ka. Oo, konti na lang. 1K gold. 1K na lang. Tama. And Ami naman going for. Hindi ko sure kung maganda to. Kung mag-pay off. Kasi kung BKB ka rito, medyo safe ka na eh, sa clash. Magic kasi kakainin ni Alki rito, JB. Orchid siya eh. Ang maganda naman sa Orchid, siyempre, as long na walang patanggal yung kalaban, pay off yan. Huwag ka lang mamamatay. Yun ang hindi pay off. Yun yung burst na inahanap nila eh, no? So, dagger naman for Mars. Maya-maya pa to. Wala, na-delay talaga yung game niya eh. So, Yadomi. Walang makikitang stack. Kuha-kuha lang ng Watchers. So, muna. Ano binubuo pa ni Ami? Maya-maya yung Alki guys ha. Ayun ha. So, kahit sabihin natin 12k yung network niya rito. Killable siya. Yung item kasi niya, wala naman siyang papakunat eh. Oh. Diba? Yung item niya, dagger, Bradiance, Orchid. Greedy yan. Malakas siya, yes, sa pitasan. Pero kung mahuli siya rito ng Waska, sobrang bilis niya mabubura. Lambot din yan. Kailangan lang talaga dito ng extreme mauna. No? Mambibigla lang sila. And maganda naman sa Pilactery. Magkakanta siguro siya. Hindi mo siya mag-BKB. Okay lang, burst talaga. Kasi kung mag-BKB ka, parang sobrang aga. Sobrang defensive mo. Tapos, hindi ka rin naman makaka-burst with the dagger BKB, di ba? Okay na rin yan. So, 12k mga boss. Para dito ngayon kay Alki.
yung magiging damage na yun. Okay. Shoot. Rocket, hook shot, shoot. Asan yung ano, follow-up? Asan yung follow-up? Ayan na. Nasipa-sipa naman ano dito. Yun nga pong Cogs, there's gonna be the sun ray, won't connect. Mabilis yung movement speed. Pull to be popped off. Tatakas na lang ba ito sa Twin Gates? Tossing out this clockwork. Pero, wala bang pang-ansel? Wala na. Nabuhay pa. Pero Dark, okay. That Sacred Falling, nag-survive man doon si Dark Mago. Pero, ang dami lang kinumit. Oo, oh, ang dami lang ginamit na spell para sa isang Tiny. And Arcane Rune, hindi ginawa ni Ami, hindi siya greedy. XM, kunin mo na yan. Bagikipak yan eh. Pero unti-unti na nakakahabol si Pike dito ah. JB, eh nakita mo, pangatlo na nga siya sa network natin. As Luna, kanina na sobrang lugmuk. Oo. Mabilis pa rin talaga yung naging farm niya dito. Siguro yung mga mangilan-ngilan na stocks, nakatulong din. Yeah, naman naman kayo, kakabulan ng Orchid, pabigay na ulit. Lahat ulit, eh, living up to his name, di ba? Alki kayo. The Gribble. The Gribble. Gribble's Greed. Greedy nga yun. The Greedy. Oh, oh. Wala. Ay, alam, night alam ni Pike, vision, tol? Night vision lamang si Luna dyan, syempre. Oo. Alam niya. So, bahala na muna. Hayaan mo muna mag-farm yan, pa-farm na lang din delay ako. Delay lang, yun naman yung pala. Ang maganda sa Waski, kaya nila madelay. Kaya sabi mo, late game sila, ayan. Pero hookshot para dito kay Mars. They just want to get some kill. Sacred will be an easy target here. Nobody to help him out. Ayun lang, namatay sa Sunring. Sabi. Kung inarena niya, boys eh. Kaso baka iniisip niya sayang kasi pwede niya magamit mamaya pagkabuhay. Pero kung mag-farm lang kayo pagkabuhay mo, nonsense. Dahil ginamit mo na lang, no? Sayang. Okay. So dagger for toss. Malapit pa lang, mga idol. Ami. Pabigay. Recipe na lang kay Ami. Yaman. Lamang siya ng isang item, 5k, yung Radiance. Lamang siya ng Radiance dito. Luxury item, di lang basta-basta boss, ha? So, Ami naman, ayan. Naka-chemical rage. Tinitibag na yun yung tier 2 top. Since walang creeps. Hindi, bagali mo sila. 20 minutes. Tormentor. Tormentor. Ganda, ay, ang ganda kasi ng shard ng dalawang support, eh. Uh-oh. Yung egg na may sunray, yung clockwork na may jetpack. Kaya na nga, Chanming pa nga yung nakakuha. Pwede sila mag-back para kunin sarili nilang Tormentor. Yaw mo naman ng Phoenix na yun. Ba't ganun yun? Nakabuts of bearing. Tol, ang ganda kasi ng early niya, no? Dinaragdarag mo ba naman yung Mercy? Ang dami mo nakuhang kill, taas ang level mo. Pay up ka nga dun. Thank you ka dyan. Wala pang nakuha yung kabila na ano, shard. And eto na. Almost Aghanims na nga si PYW and Swordplay. Uy! Dagger yun na ano, na bosset. Kanina dagger? KXXS. Ayun si Machu. Oo nga no. Ayun pa nga. Isa pa oh. Isa pa. Pero wala naman laman na. Paka. Okay na. Na-deliver na. Sana na. Ganyan na lang gagawin ni Matthew dyan. Ang urat na lang. Ayun. Tatlo pala tol. Bakala ni Matthew B. Bounty Hunter pa rin siya. Siya yun eh. May record siya. Bounty Hunter siya. Puro ganyan lang. 20 plus. 27 ano ata. Courier na patay niya. GG ka next. Mahuhuli si ano Luna. Luna tapar. Coils available? Hindi, mahirap na. Nakapagmanta eh. Okay. Uy, mahabol lang oh. Si XXS dyan. Wala, i-gave up nila yung Outer Tower. Ito naman, si Dark Mago. Nanakaw niya. Wisdom rune. Uy. Pero, par. Si Alkis, ano, pari na mag-selfie. Alki, sumi-selfie dito ngayon sa harap. Walang tumutulong kahit papano, pero mga bossing yung damage, hindi enough. Na-pipe lang? Hookshot? Patay dito ngayon si Sacred. Dali pa dito si Yadumi. Coil given para kay Tiny. That's 5-man chasing him down the way na mabubuhay siya dyan sa attempt na yan. And it's a double for Ami. Yun na yung chance niyo mapatay Alki. Pero yung backup ni ano doon, ni Darkseer pare, MVP yung pagka-pipe. Tira mo, mamatay naman sa Magic and na-pipe lang. Ayun, nabuhas at tuloy. Sila pa yung nabosit. Si Tiny pa lang kasi da-damage sa kanya eh. Lahat kamo, lahat ang damage. Yung Magic, no? Yung ano, Eclipse kamo. Dumating lang talaga yung Darkseer. End of the... Alat niyan. Asim niyan. Dalawang core agad, wala. Ay, gusto ko patayin. Matanga. Ay, mga bobo. Nakapipe ako, huy. Nakapipe ako, huy. Easy lang kayo. So, ganun na. 619, mga boss. Uy, Batrider, ha? Kita sa taas. Ayun. Ay, wala na. Makulit, eh. Hindi ka makapag-Dota 3. Hindi kasi Phoenix. Tama.
yung kanina makulit na Batrider. And live odds natin, grabe naman, 9.54. Ha? Sa mga yolohista, ito na yung time to shine. Walang kamay. Pero tinanggalan ng karapatan mag-dote. Kung feel nyo na kaya pa i-comeback to ng Waska, eh... Uy, maraming ganyan. Mamimili ka lang, Waska o Wasak yung wasak. Magiging taya mo, yun lang. Yuluhan nyo na yung mga reasonable lang na presyo. Uy, ito maganda. Uy, na-spear si Nipa. Hindi kumapit doon sa puno, mga kaibigan. Gandang atip sana. Pero BKB ni Luna, ginamit Alchemist only to chase him down. Magkikita naman din dito sa punuan. Eh, naku po, sinubukan ni Dodge pero ganun pa rin naman yung kahihinatnan. Two dead sa side ng Waska. Ano nangyari? Wala naman agenim si Tuskar pero pag Warlos lumayo, in-spear ata eh. Oo nga. In-spear pare. Naka-spear habang nakasapak. Oo, in-spear niya. Ay naku, hindi nagkasundo yung combo rito. Eh, masyadong mataas. Hindi kumapit sa puno. Ayun. Bumaba. Tol. Akala ko kick na din eh kasi may angulo eh. Hindi, spear lang yun. Hindi, sponge lang din sa spear. Na-sponge cola. Sponge cola. Eh, macho rito. Ginamitan naman siya ng wall. And mukhang buhay pa nga ata si macho. Patakasin? Hindi, buhay pa rin. Uy, siya dyan. Wala na. Wala ko, babakin bigla eh. Mukhang saan eh. Wala, game 3 san tayo boss, sabi ni Diego Acosta. Depende sa drop. Sa drop. Kakatalo tayo sa drop niyan mamaya, game number 3. Mm. Pero... mahirap sabihin na game number 3. Di pa naman tapos. Yes. Si Pike parang si Josh Mujica. Kung ano ka mukha. Got it. Si ano nga eh, sino yung isa kanina? Kumukha ni 1T Pips. Mindset ako. Kung kayo, puro games na nilalaro nyo. Ako business minded. Ganun yun, diba? Ganun magsalita yun. Tamad ka. Tamad. Tamad ka. Ako araw-araw gumigising para magtrabaho. Ikaw nakahiga ka lang. Tamad ka. Tamad ka. Charot, si Diyos mo okay ka dyan ha. Ayan, wait lang. Naka, the motivationals. Naka-soul play naman dito yung Waska. Naghanap sila ng ano, mapipitas. Pero tol, wala sila atang makikitang basta-bastang kill. Gabi naman. And Matthew nagsisetup naman siya ng vision. Ganda, ayun, kita nila yung... almost hero dito ng extreme. Pwede na lang ano to ha? Ito na ba? Pare, may vision sila. May vision sila. Ayun na. Si Darkseer. Si Darkseer ang pwede. Si Darkseer, una makikita. Nakapag-dagger lang si Yami. Ako po, nagkasalisihan. Pero mga boss, the pipe dream won't be enough. Namatay bigla dito ngayon yung si Alchemist sabay extreme. Extreme choke na naman ba? Yun nga pong supernova binigay sabay Sunray. Sunray! What? Pati Microbio! Pare, si Sunray lang! Alam mo sino dumamage lahat? Yung Phoenix! Phoenix! Pare, yung Sunray! Ayan, bang! Tamo! 4-7! 4-7 yung na-damage ng Phoenix dun sa clash na yun. Okay na yun, na-burst down niya yung Arke. Yun na yung perfect scenario na mangyayari sa Waska. Pero, grabe si ano, Phoenix, pare. The Phoenix? Sun God Nika. Sun God Nika. Tawa, call me Sun God Nika. Phoenix Suns. Pare, lumaba si, ano dun? Sun God Nika. Pare ni Reagan eh. Na-torch. Na-torch talaga. Literal torch yung ginawa sa kanila. Sunog. Ayop na yun. And yung pack din, hindi na nila napapansin. Eh, nagiging annoying na rin to, JB. Oo, kamo. Ano na sila eh. Tunnel vision na sila doon. Okay na yun eh. Pisipin mo kung naubos ng Waska yung ano doon. O sabi natin tatlo lang mamatay. Comeback na yun eh. Tapos maglo-low siya ni Waska. Pang ano na yun eh. Pang comeback na kaso dahil doon kay ano pare. Si Sun God Nika. Chan Ming is the shit. Simula umpisa hanggang laning stage hanggang late game. Chang Ming pa rin. Ewan ko na lang pag di pa MVP yan. Pare, intro pa lang. Pinorshado ko na. Chang Ming, no? Game 3. Game 3 talaga? Welcome to Game 3. Pero ito ha, hindi pa naman sure, mga kaibigan, ano? Kidding aside, extreme naman po. Sila pa rin may hawak ng kalamangan. And Waska. Ganda yun, nag-complement lahat eh. Yung Cogs, yung Coil, yung Silent, yung Waning Grip, tapos yung Double Sunray kasi yun. Nag-sunray muna siya eh. Habang pinapatay yung Alkin niya, naka-sunray na siya. Yeah. Tapos nag-Icarus Dive. Egg sa Sunray ulit. Yun ang maganda sa Sunray. Come on, naka-first spirits pa yung mga natira. Oo. Oh, tatagal ka pero mamamatay ka. Yun lang.
Tapos ka sa akin. Naku po. Parasma na rin to. Masakit-sakit na yan. Ramdam mo na yung damage niyang pack na yan mamaya. Matindi tol. BKB naman ni Mars. Etong makakatulong siguro to sa teamfight. Kahit pa paano. Oo, oh, kasi saan? Uy, pero... Vacuum? May ano naman siya eh. Firefly? Wala may. Hindi, may Glimmer. Ano wing? Kanina pa nga si Macho rito. Nagpapanggap na Bounty Hunter. Nungulo lang sa backlines, no? Tiny maghanap din dito. Four staff. Uy, pasugod yung extreme ha, sa may top lane. JB, kita nila, may maganda silang vision. Rocket. Uy, yun lang. Talagang gusto nilang dalihin si Sacred, pero dyan pa siya tumalon. Kitang-kita, bossing. Ayun na naman, nagkaka-weldingan, pero... Wala, mamamatay. Pucks lang, pare. Nandaj nga niya, na tanggal nga niya yung ano eh, yung Yul, yung Orchid. Pati stun sa Yul, pero yung Cogs, wala, no way out. Boss Jules, first rush pa lang ba yan? Oh, boss, first rush yan pa lang. First rush pa lang, pero grabe na yung ano, no, yung action. 929. Bukit hindi ako nag-handicap dito. Buti na lang. Bugbog ano? No, hindi, nagalit eh. Ikaw ba naman, talunin niyo yung extreme sa game number 1. Magagalit talaga yung extreme. Hindi, umano si XXS tol. Sorry akin. Oh, maligo yun, maligo. Yung enigma lang talaga niya. Oo. Oh. Pero again, for Mars, siya na lang din kasi talaga yung pinupuruan dito ng extreme. Kailangan ni Pike to, yung Kanda, kasi lack of damage sila. Mm-hmm. As of now, nakaasa lang sila sa magic eh. And syempre, Alki kalaban mo, hindi naman laging ano. Hindi naman laging sa magic lang aasa, may pipe din yung kalaban. So, kailangan mo na rin magka-damage as Luna. Totoo naman. Just ngayon, papunta pa lang siya sa kanyang Phylactery. Kanda, malayo pa. 1K pa siguro. Ay, meron na pala siyang ano, Asian Gold. Oh, 3K pero niya, 1K na lang. Pero tol, paras mo na yung bang. Yung paras, damage dito ng ano, ng extreme, kung saan saan namang gagaling eh. Maramdam mo. Di na lang sa Phoenix. Maramdam mo ba? Yun lang, ramdam mo ba? Kasi mo yung hangin, yun lang. Okay. Kinakalampag na po ang tier 3. Nangihimasok na si Puck. Kumakanana lang ng mga rocket plays dito itong si PYW. Kagaling sila no. Yung clockwork. Oh, yung clockwork. Pag marami kang nakitang eh. Pag marami kang nakitang quitis, yun na yun. Quitis. Pag marami kang nakitang quitis, yun na. Yun. Oy, sure na sure under natin diyan, Sir Eric TD. Uy. Grabe naman yun. Ang over. Oh, bayaran mo yun pag nag-over ka dyan. Ang over. 40.5, 1-3 yun. Shoot yun. Sarap nga. Pare, wala. Ramdam ko di ako matatalo sa bet ngayong araw. Eh, ano mo? Ikaw lang magbe-bet ngayon. Diba? Hindi, mamaya ko kontra yun si Jay. Hindi, mag-iwalay na ako minambet eh. Kaya okay lang. Okay lang. Saturation ako eh. Papakiramdaman mo lang yan eh. Nagalit tong extreme game 2, Matic. Ramdam ko yan. Pero may 1 minute and 20 seconds pa para sa Aegis. Si Amerito and Amplify Damage naman para kay Pak, JB. Tol, paano na? May damage na talaga yung Pak dito eh. Kanina pa, makaparas pa na nga eh. Ano bang maganda? Siguro ang comeback potential, may malaso, ma-burst agad. Yung tipong ma-arenan. Pagka laso, laso ng isa, arena yung backline. Para hindi mabakapan yung laso. Pwede. Yun yung best scenario na pwede mangyari sa Waska. Tapos kainin yung Eclipse. Yun talaga. Basta mamatay si Phoenix, feeling ko. Mapatay agad yung Phoenix. Ang laki nang natutulong niya sa team fight. Pero mga bossing, kinakanaan na sila. Aray. Even without the Phoenix, Alchemist being the carry that he is carrying yung itong extreme. Hookshot miss. Pero wala na yung dalawa. Walang buyback yan. Kukuha na lang dito ng Torre. Opo, yung Mars, wala atang buyback yan. Tol, walang 40. Ayun nga, wala nga buyback. Eh, nung 40 pa. Hindi, magkakaroon na. Nabasag ni Rax eh. Okay, reset na. Ayun na. Ang tanong ngayon, 40 din ba nila to mid? Feel ko kailangan. And Aegis pa, wala na. Pwede malaso ni Macho to, JB. Seconds na lang ba yan? 10 seconds. Wala rin chemical rage. Kaya nag-out muna. Nag-out muna. Pero grabe na, ang gugulo na lang dito si Paktol. Paktol yun eh. Paktol. XM. Ay na, wala ng Aegis. Alam din ni Ami, hindi siya basa-basa ang ano. Oo, ginagawa ganda Matthew. Ganda ng pagtakas, tol. Si Matthew, umasang may malalaso. Ginapos, pinas lang, winarak. Minaltrato dito ngayon yung Waska. The carry can't do shit. He's dead. Ami dominating.
double kill, GG called already. Wala, kita natin yung drop kasi talaga ng ano, extreme. Yung pagka-dominant sila sumula early, no? Wala tol, inalipos na si Luna eh. Wala nagawa dito eh. And XXS, ganda ng redemption niya dito sa game na to. Wala tayong masasabi dun sa kanyang Darkseer. MVP again, talaga yung Phoenix. Chanming, grabe yung performance dito ng Phoenix. Siya talaga. Simula early to mid to late game. Hindi nga na late game eh. To mid lang, hanggang mid game lang tayo. Tinapos na mga kaibigan dito ng Extreme Gaming. We're going for game number 3. Sabi ko naman sa inyo, game number 3 nga yan. The foreshadowing, intro pa lang. Diba? Sobrang solid. So again, mga kaibigan, nasa sa inyo naman yan kung saan kayo maglalapag. Pero kung ako sa inyo, sundan nyo si Sir Jules for today's video. Duration lang tayo. Duration lang. Oh. Game 3, mananalo. Medyo mahirap na eh. Ayan. Okay. So, ano pa nga ba, mga boss? Eh, ito, tignan natin. Yun nga pong, tawag dyan? Metrics. Kita mo, 1-4-5 si Pike. 1-4-5. Isang kill, 4 deaths. Pare, si Sacred pala. Tignan mo si Sacred. 9 kills, 2 deaths, sabay 18 assists. Sige mo, lahat ng fights na doon ka. Tapos, yung mga kills na yun sa early, yan yun eh. Kaya ang dami niyang kill eh. Si Sacred, para 0-11. Yung Mars. Yung Mars. Marsilog. Marsilog. Mars pa utang. Ayun nga nangyari. Mars pa utang. Talagang binarag yung lane niya. Sumama din dahil dun sa Batrider. Which is kanina na point out na natin. One mistake can ruin your game. Yun nga. Diba? Naruin yung lane niya eh. Dahil dun sa power play. Yup. And okay. MVP? Sino kaya MVP natin? Hindi, wala Phoenix ako dyan, tol. Hindi, Phoenix talaga. Wala nang ano-ano dyan. Ibigay mo na. Pwede mo namang i-MVP dito si XM. Okay. Ay, hindi, ganun naman katulad kanina. Collective eh. Collective siya. Pero mostly ng damage output. Lahat. Eto dito, double kill siya. Overall, pare. Phoenix talaga yung kumana. Diba? Ang laki ng tulong sa fights. Pare yun sa baba talaga. Training point na yun eh. Napatay mo Alke. 4v5. Yun yung time to shine ng Waska para makamba. Eto, patay nila yung Alke dyan, pare. Ang bilis. Eh no? Yun lang Sunray lang. Eh pari yun Sunray. Eh no, tanong mo. Hindi pa siya nagpa-fire spirit dyan. Sunray lang talaga kinakain nila. Oh, fire spirits. Oh, ayan na. Another Sunray ulit. Plus Kag. Sa Kag sila eh, oh. Before mamatay. Hindi siya makapalo si Mars. Luna nga, tinakbo na lang eh. Ganda din ang setup dito ngayon. And yeah, nag-benefit dito yung Extreme Gaming sa kanilang beautiful place. Chanming stepping up as the post 5 to carry this game number 2 and push a third game sa serye natin. XM nga, 10-1 and 17. Magaganda yung place, sobrang... Pero hindi tama yan. Nimble. Hindi ako sangayon yan. Hindi sangayon, pare. Hindi sangayon, Phoenix yun eh.